nakapsalot at sa inyo na mga kapatiran dito sa Lawang Church of Christ. Ako ay na-reflux sa muli ay binigyan naman po tayo ng kakataon na kapagsalita sa inyong ano ba yung sundot ko kapatid? Wala tayong mouse. Okay. Time for change, ano? Pag nakita natin yung salitang time for change, ibig sabihin, pwede natin palitan o magpalit, ano? Sabihin, may ibig sabihin ito sa buhay natin o sa ating mga sa pagkakataon na mabasa natin itong time for change. Sa ngayon, ano pong gagawin natin? Sabihin, yung oras kung tayo ay gusto nating bigyan ng bihin sa ating buhay, ay pwede tayong magpalit, ano? Ayan. Ay, hindi pwedeng magpanglad sa isa. Pwede ko bang isa-sahin? Kasi magpunyan yung slide. Buo. Asan mo? Wala mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, ano ang motibo mo habang naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoon? Di ba? Ano po yung iniisip natin? Ano po yung tanungin natin? Ano po yung gusto nating gawin? Ano? Habang tayo ay naghihintay ng pabalik. Hinihintay agad natin pagbabalik ng Panginoon. Hindi pa naman natin gusto agad na pabalik ng Panginoon kasi hindi pa tayo handa. Ano? Time for change. Ano? Habang pinalaki natin ang ating pananampalataya. Di ba? Ano bang ibig sabihin na habang napalaki natin ating pananampalataya, habang naglilingkod tayo, habang umatin tayo ng devotional, habang nag-worship tayo sa ating Panginoon, Sunday, everyday na natin naalala sa kanya, tayo po ay lumalaki ang ating pananampalataya. Ano po ang adikain mo? Anong adikain natin? Gusto po natin makasama ang Panginoon, yung bang ibig sabihin ng adikain natin? Gusto po natin, ano ang gusto mo talaga? Ano ba talaga? Siyempre, ang ating gusto, siyempre, una, sa buhay natin, di ba sabi, unahin natin ang Panginoon, di ba? Yun ang gusto natin. Isa sa mga bagay na gusto natin. Ang buhay ba para sa Panginoon, yung ba gusto natin? Kung ito ang gusto mo, ito ang ating gawin, lahat para sa iyo at sa ating Panginoong Jesus. Ano? Yan. Ano po? Ang nais ng Panginoon sa gabing ito po, ay mapalalahanan tayo sa tuwina. Ito pinagawahan mo. Sa tuwina, palalahanan tayo. Ay, sa tuwina, ibig sabihin, pwedeng minuminuto, pwedeng minuturas, pwedeng every Sunday, every devotional natin, o every Sunday, no? Yan ang pagpala sa atin ng Panginoon. Pinapalalahanan tayo. Ano po yung pinapalalahanan sa atin? Baka isang bagay yung gusto papalalahanan sa atin yung kalagayan natin. Mamaya makita po natin mga kapatid, katulad ng misahe ng Diyos na ngayon, na gusto kong ihatid sa ating bawat isa kasi yan. Patungkol sa pagsusuri sa ating pananampalataya, yan, nakikita na natin yung nakikita na natin yung title natin panaw. Patungkol sa pagsusuri sa ating pananampalataya. Oh, okay? Ang pananampalataya po ay hindi isang pananampalataya lamang, napakarami po. Paano ba natin gagawin ang pananampalataya sa sarili natin? Isang pananampalataya, sapat na ba yung pananampalataya na ang Diyos ay alam natin na may Diyos, pero hindi natin nakikita yung pananampalataya. Pero ang pananampalataya po mga kapatid, marami yan. Maraming pagsunod sa lahat ng kanyang gusto at mga utos. Marami yan mga kapatid. Pagsunod natin ang kanyang gusto at utos, ibig sabihin tayo ay nananampalataya sa kanya. Ano? Yan ang pagsunod natin sa Biblia. Ano pa yan? Yan ay pagsunod natin sa Biblia, ibig sabihin sa gusto ng Panginoon at sa utos niya, gawin natin. Ano po ang mga, isa sa mga kung ano, maraming meaning naman ang Biblia. No? Nakita ko lang po dito sa
ay internet. Ano po ang isang meaning ng Biblia? Pakita po natin yung kalagahan ng ano. Sa acrostic, ano, isang acrostic gamit ng salitang Biblia, mga ilang bagay, no? Ito po, sabi anong ibig sabihin po ng Bible sa akin? Mga, ano, pero maraming ibig sabihin po na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito, yun ang sabi ng Juan. Pero ang Biblia, kung i-abbreviate po natin yung bawat character dito, sabi niya, basic instruction before leaving the earth. Diba? Basic, hindi sa basic, sapagkat napaka-kwan ito, ano? Hindi ito, nakita natin na narito yung salitang basic, pero ito po, napaka-kwan ito, napakalaga, no? Na kailangan malaman natin. Instruction, ano ba? Sabi ba, ang Biblia, siyang instruction natin para tayo ay sumunod sa Panginoon. Ayan, instruction patungo sa buhay na walang hanggan, marami. Instruction din para tayo ay manatili sa pananampalataya. Sabi niya, before leaving the earth, bago tayo umalis sa mundong ito. Yan, sabi niya. Okay. Uras ng pagsusuri. Ito po yung ating tema sa gabing ito. Uras ng pagsusuri. Pagsusuri sa uras. Ano, nabigis siya? Medyo na iba yung aking buwan na ito. Gusto po natin iparating ngayon yung oras po natin sa Panginoon, no? Oras ng pagsusuri. Isang bagay na gusto nating sabihin related po sa oras ng pagsusuri, ito po ay isang utos ng Panginoon, no? Sabi po ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi niya, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Pag sinabing siyasatin ninyo ang inyong sarili, tingnan po natin kung ayos sa Panginoon. Kung tayo ay nangasa para ng palataya, sabi po, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung tayo ay nangasa para ng palataya. Ibig sabihin, yung kahalagahan ng ating pananampalataya kung tayo ay nasa pananampalataya. Sabi nga dito sa 2 Corinthians. Subukin ninyo ang inyong sarili. Sabi niya Apostle Paul. Karoon nito ng verse na 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Ano ba? Ano natin susubukin mga kapatid? Sapat na ba yung tayo ay nakakaalala sa Diyos o hindi tayo nawawala sa pananampalataya o hindi tayo tumitigil sa ating pagbabasa ng Biblia o sa ating pakikinig ng mensahe ng mga kapatid. Yan. Hindi ba ganin yung nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Ibig sabihin, pamula noong na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, ibinis natin ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesus na sa atin. Ibig sabihin, hindi siya mawawala dapat. Tinakwil, kung inawala sa pananampalataya o kaya tayo ay tinakwil dahil hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Ano? Yan. Yan po ang sulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13 verse 5. No? Isang bagay po mga kapatid. Sabi, ito ay dapat dahil sa kasalanan. Ano ang sabi? Dapat tayong suriin natin sa pagsusuri sa atin. Ano? Ito ay dapat dahil sa kasalanan. Tayo ay nagkakasala mga kapatid. Sabi nga, suriin natin ang ating pananampalataya. Pero sabi niya, ito ay dapat dahil sa kasalanan. Magbasa po natin ang Jeremiah chapter 17 verse 9.
Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. Ano? At totoong masama. Sinong nakakalam? Sino ba nakakalam na tayo masama? Hindi ang Panginoon lamang, di ba? Kapatid. Ang puso ay mas mapanglilang, ano? Kaysa sa lahat ng desperadong may sakit. At desperadong may sakit. Kasi ang may sakit, mapapansin natin yung feeling sa may sakit, desperado talaga, no? Pero hindi ganun, no? Sino ang maaaring makaunawa nito? Yun ay related lang po sa Jeremiah chapter 9 na ang puso ay magdaraya ng itutis sa lahat ng bagay at itong masama. Yan. Sinusuri po natin ang ating mga sarili sa mga ganitong mga pamumuhay ng mga kapatid. Sa sabong bagay, dapat patunayan ng lahat. Dapat pantayan ng lahat. Ano? Ang dapat, ang oras ay dapat suri sa atin. Atin, masuri tayo. Galatians chapter 6 verse 4, ano po sinasabi? Ngunit, siya sa atin ng bawat isa. Sabi nga, siya sa atin ng bawat isa sa atin. Ano? Ang kaniyang sariling gawa. Diba? Ano po yung mga gawa natin na ginagawa para sa ating pananampalataya, mga kapatid? Kailangan yung ating mga gawa ay matubig sa panang Diyos. No? Kanyang kapurian tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sa kanyang sarili lamang. Kaya sabi niya dito, sa bawat isa. No? Yan. Pangatlong bagay, nangangailangan ng personal na pag-iisip. Ano, ang pagsusuri sa ating buhay, sa ating mga oras ay nakakailangan din ng personal na pag-iisip. Sabi ng Lamentation chapter 3 verse 40, ating usisain at usuriin ang ating mga lakad. Ano ang mga lakad po natin? Yung mga lakad pa natin ay kalugod-lugod sa Diyos. Yung ating bang mga planuhin talaga sa Diyos, yung ating iisip, yung ating mga gawa, yung ating mga dapat natin gawin sa Panginoon. Ha? Sabi ito ay ating usisain kung ito'y okay, no? At suriin ang ating mga lakad. Sabi niya, at kung hindi, sabi niya, kung hindi mabuti ang ating mga lakad, kung masama ang ating mga lakad, kung tayo nagkakasal sa ating mga lakad, ay manumbalik tayo sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon, ano? Na Istanbul, ang ganun, mga kwa, no? Pero, alam niyo ba yung kagabi, nung lecture namin sa kwa, na kay Brother Bert, ano, First Corinthians, sabi niya, kung may problema ang isa, at hindi makaya, at kung may paghihiwalay, o pagkakwa, sabi niya, bumalik ka sa Panginoon. Parang siya sabihin dito, kung ikaw ay may pagkukulang, usisahin mo, at suriin mo ang iyong lakad, at kung mali, kung may pagkukulang, kung nakakawa ka, no, bumalik ka sa Panginoon. Yun. Manumbalik tayo sa Panginoon. Then, ito para tayong nire-receive eh. Ano ba? Siya ang right. Siya ang dapat usundin. Siya ang nagturo sa atin. Maraming bagay sa nagturo sa atin. Sa pamagitan ng mga apostol, ng mga kapatid natin ba? Kung tayo ay nanghihina dahil hindi kaya ng mga kapatid natin itulungan, balik tayo sa Panginoon. Parang ganun sa atin. Asuriin po natin ang ating sarili para lagi tayo siyempre, ang nais na't yung mga kapatid natin o sa ating mga kinalangit hindi natin isama sila. Pero sa ating personal, kung tayong may alalahanin, sabi niya, sabi nga ng 1 Corinthians chapter 11 verse 20, tatapot siya sa atin ng tawa kaniyang sarili. Siya sa atin kanina, suliin. Diba? Sabi sa limitation. Sarili. Ngayon, sabi niya, usisahin din na, siya sa atin din naman natin ang ating sarili. Pero ito, nababasa po natin ito sa, pag binabasa po natin yung Lord's Supper, ano, sa every Sunday, ano, sa ating pagkikip po sa pagtanggap ng pinapay, ganoon din ako sa ubas. Pero dito, pinapalala tayo, sabi niya, dapat siya sa atin ang tao ng ating sarili. Ganoon din yung pagtanggap doon. Yung ating pagganap ng Lord's Supper, ganoon din sinasabi doon, ano. Pero sa atin, itong, in general, itong data po siya sa atin ng tao, sa kanyang sarili, ay sa ibang mga bagay, no? Yung isama natin yung tutul kanina na ano ba ang sasabihin natin?
Yeah. Kasabi lang natin kung verse 11 ng 1 Corinthians, verse 28, yung datapot siya sa ating tao, intentional dapat sa person. Sinusukat kita ng Panginoon. Sinisiyasat kita ng Panginoon. At pinasabi niya, siya sa atin, sarili niyo, sarili niyo, pero tayo, ganun din ang ginagawa ng Panginoon. Alam mo si Juan, si Haring David, ano, mga kapatid, kapansin natin yung Psalms chapter 26, verse 2. Ang sabi niya, ano ba yung title natin, no? Suriin natin ang ating mga oras, suriin natin ang ating buhay, suriin natin. Sabi niya, si Haring David, naninigurado siya eh. Kasi tayo naniniglad dito ba gusto natin makasama ang Panginoon, balang araw, di ba? Ganoon, sabi niya. Pero sabi ni Haring David, sabi niya, siya sa atin mo ako, Panginoon. O Panginoon, siya sa atin mo ako. Kasi naniniglad to. Kasi inisip niya baka nagkukulang siya, yung lakad niya baka mali, ganoon, di ba? Siya sa atin mo ako kasi ang inisip niya, punta ko dyan sa iyong harapan, di ba? Pagdating ng panahon. At yung subukin ako, di ba? Bukod sa siya sa atin, subukan mo ako sa aking pananampalataya, di ba? Sinusinubok ko sa pananampalataya. Yung buwan, ano, isa sa humusubos natin sa Satanas, di ba? Pero ang Panginoon, hindi siya sinusubukan tayo upang tayo mapahama, kundi tayo ipinutulungan niya, no? Siguro sa Haring David, sabi niya, siya sa atin mo ako, Panginoon, naninigurado, parang naninigurado, no? At yung subukin ako. Subukin mo ako, at subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Mga kapatid, masasabi ko natin sa Panginoon yan, kung tayo na sa gitna ng mga pagkukulang, yung mga lakad natin na may pagkukulang, yung ating pananampalataya tayo may pagkukulang, yung ating lahat ng ginagawa sa araw-araw na para sa Panginoon may pagkukulang. Pero si Haring David, sinusurin niya eh. Siya sa atin mo ako, Panginoon, subukin ako, Panginoon, subukin mo ang aking puso o ang aking isip. Dapat din ganun tayo mga kapatid. Psalms chapter 39, verse 23. Siya sa atin mo ako, o Diyos. Diba? Ganun ba masasabi ba natin mga kapatid yan sa ating buhay sa araw-araw? Diba? Siya sabi niya, na ako'y nagbinigod sa iyo, Panginoon, nagsasalita sa iyo, Panginoon, Ama. Diba? Sa mga kapatid ko, minamahal ko aking mga kapatid, at tinutulungan ko aking mga kapatid. Sabi niya, alamin mo ang aking puso, subukin mo ako. Ayan sinasabi niya, no? Alamin mo ang aking mga pag-iisip. O, bakit sinasabi niya ito, mga kapatid? Bakit sinasabi niya ito? Kasi baka may pagkukulang doon, hindi siya makapunta doon sa ako, ha? Diba? Hindi siya makapunta doon sa buhay na walang hanggan. Sinasabi niya ito sa Psalms, no? At tingnan mo ang aking at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Diba? Ikaw, Timan, ay kumiyakita ko sa kanya. Diba? Ibig sabihin, i-correct ko rin ako. Sabihin, Panginoon, i-correct ko rin ako. Tulungan mo ko ba rin ang ipinalalangin natin sa kanya? Tulungan mo rin ako, Panginoon. Kaya siya sabi niya rito, siya sa atin mo ako, gano'n. Yung kwa niya, papalitan niya ng kwa, alam mo, may o siniyasat siya, may nakita sa kanya. Simple pa paano malalaman? O, diba? Ayan. Pero sabi niya, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Yun naman pala, mga kapatid. Ano bang inasahan niya? Yung daan na walang hanggan. O yan. Yan ang sinasabi sa atin, mga kapatid. Kaya sabi niya, suriin. Alam niyo mga kapatid, dinisip ko pagkuhan, no? Ang dami kong inihandang kuhan, no? Ang dami kong inihandang kuhan. Makakatulong sa bawat isa. Kung maibet ako sa, ganun, sa dito, ganun. Pero ito, mga ilang ko na ito eh, ilang misahe na itong aking nakapundo. Pero sabi ko, ano ba ang napapanahon sa bawat isa? Ano ba yung napapanahon? Kasi sabi ko, ito na lang. Ito, nag-con pa yung aking computer na nag-reset. Sabi ko, naku, wala. Kaya ito, mali-mali itong may mga sama-sama pa, may mga kulang. May mga kulang lang. May mga kulang ito. Sabi ko, hindi na siya. Kaya ito, maiksi ito mga kapatid. Tapos nito eh. Kaya, ayun. Ang sinasabi ni Haring David, kahit yung mga apostol, no, may ginamapawal na siya, Pablo, may mga pieces siya na sabi niya, ganito rin ang panghiwating niya na sinakaroon ng sinasabi ni Haring David. Na lahat ito, siya sa atin, subukin, ano pa,
siyasatin, alamin ang puso, subukin ang aking at ang pag-iisip, tingnan mo kung ano ang mga lakad sa akin, no? Kung may kasamaan, at patnubayan mo yung hiling niya, patnubayan mo ako sa taong walang hanggan. Ayun, mga kapatid. Ang naisin ko natin, mga kapatid, eh, siyempre, yung sabi natin ganun sa introduction natin, ano ba yung ating gusto? Gusto po natin magsama ang Panginoon. Diba? Ayan. Trust in God. Perfect time. Kung po lang po yung mga kapatid. Nandito lang po mga kapatid. Sana po na-bless tayo. Sana kahit isang mga talata na subukan natin sa ating sarili na katandaan natin po ano po yung po makatulong po sa atin. Kapatid na nito. Tama.